Almost 2 years na simula nang gumawa ko ng YouTube channel, and so far, na-realize ko na merong tatlong bagay na sobrang importante sa paggawa ng videos. Camera, microphone, and ilaw. Yung camera, medyo obvious naman, no, na paano ka gagawa ng video kung wala kang camera. Yung microphone naman, yun yung sinasabi nilang as important as the video. So, another matic na kailangan pag may camera ka, gusto mong gawa ng mga videos, mga vlogs, kailangan may maganda kang microphone. Yung kadalasang nalilimutan, yung ilaw. Di yung parang, pwede na yan. Pag maliwanag naman yung lugar, pwede na yon. Laging ganon. But in this video, what I'll be trying to convey is that pare-pareho silang importante. It's as if kasing importante ng ilaw, yung camera, yung audio, and so on and so forth. Parang yung nakikita nyo ngayon, okay naman yung camera, okay naman yung microphone, pero parang kulang sa ilaw. So let's try to add some accent lights or practical lights sa likod ko. Yan. So, kita nyo ba yung effect agad nun? Kita nyo ba yung pag-level up ng video quality nung nilagyan ko ng ilaw? Again, tignan natin, no? Yan yung wala. Obviously. Ito yung meron. Hindi ko alam, no? Pero for me, no, sobrang laking bagay nung ilaw sa likod. Sobrang, dalawang ilaw lang naman siya, pero yung impact na ginawa niya sa overall production ng video na to, I believe na level up niya at some point. Again, ganun ka-importante yung ilaw. That is why gusto ko magpasalamat at mag-shoutout sa WeLight, a brand under Viltrox, for sending me these light sticks. It's the K21 RGB LED light sticks. Dumating sila actually in these boxes. So, na-unbox ko na, hindi ko lang na-videohan. Ginamit ko na siya agad kasi as you all know, hindi naman ito yung usual studio ko. So, lahat ng pwede kong gamitin para gumanda yung setup na to, gagamitin ko na siya agad-agad. So, nabasa nyo naman sa thumbnail, ito mismo yung pag-uusapan natin sa video na to. But before we go there, let's roll that intro. Before anything else, I'd like to officially welcome you to my channel. Thank you for making it past the intro. If you're into cameras, gadgets, technologies, all that good stuff, please do subscribe and hit that bell if you haven't yet. In that case, you won't miss out on anything from this channel. Again, no, these are the WeLight K21 RGB LED light sticks. And by the time this video is made, nung chineko sa website ng WeLight, it's around $3,500. In US, $69.99. Hindi ko masabi kung mura ba yun or mahal. Siguro depende na yun sa'yo. But in my not-so-professional opinion, if you call it an investment, medyo hindi siya ganun kamahalan. Especially pag compare mo siya sa ibang brands, medyo nandun siya sa level ng affordable and budget-friendly. But anyway, let's talk about kung effective ba siya. Kasi pwede naman siyang mura or mahal, pero kung hindi siya effective, hindi siya worth it na investment. Let's start with, ano ba yung kayang gawin ng light sticks na to? Basically, meron siyang tatlong modes. Yung CCT mode, yun yung white balance mode, and then the HSL mode. Ito naman yung color wheel na pwede mong gamitin yung kahit anong kulay na pwede na meron doon sa color wheel na yon. And then the scene mode, ibig sabihin meron siyang mga specific preset na lighting situation na pwede mong gamitin for specific cinematic situation or scenarios. Pero bago natin siya isa-isahin, gusto ko muna i-introduce na itong light sticks na to tulad nung una ko ni-review na WeLight product, yung RB9. Kung di nyo pa napanood yun, andito siya sa link na to. Yes, panoorin nyo lang siya. Dito sa video na to, binanggit ko na mayroong app na pwedeng gamitin para makontrol itong mga ilaw na to. Pero for some reason na ayaw mo gumamit ng app, pwede mo rin naman kontrolin yung mga ilaw na to gamit yung mga buttons available on the device itself. Equip naman siya sa mga buttons para ma-access mo rin yung tatlong modes na to at kung ano na pang pwede mong gawin sa light sticks na to. But in this case, in this video, we are going to utilize the free app they provided. So right now, what you're looking at is yung CCT mode. Technically, naka 2500 Kelvin lang siya yung pinakatodo na warm na kulay nitong light sticks na to. So kapag ginalaw ko lang siya, makita mo na nag-iiba yung kulay niya sa likod ko. Ito na yung pinaka cool na kulay niya. Yun na yung pinaka malamig sa mata, no? Pwede mo na siyang scrub all the way from 8500 Kelvin to 2500. Ako, for me, as accent lights, mas gusto ko talaga yung warm kesa sa cool na kulay. Okay din naman, pero preference ko lang na gusto ko yung ganitong klaseng ilaw sa likod ko. Yung level din, yung intensity ng ilaw na yan, pwede mo na siyang hinaan. Yan. At pwede mo na siyang patayin totally. Pwede mo na siyang kontrolin dito. Pero ako,
again, no, lagi naman akong gano'n sa lahat, lagi naka-max tayo. So, naka 100 dyan at 8500 Kelvin. But then again, as I mentioned, gusto ko yung 2500 Kelvin. So, that's basically the CCT mode. Let's talk about the HSI. Hindi pala HSL, no? Kanina nabanggit ko HSL. HSI mode. Ito yung color wheel, technically. So, again, pwedeng green. Pwede silang kulay green. Pwedeng color yellow. Pwedeng color red ba yan? Or, yeah, ito, red. Pink or violet, magenta, blue, and then the teal. Ayan, gusto ko rin yung teal, di ba? Isang mga photos din, teal and orange, yun yung magandang combination. Ayun, so pwede mo siyang gamit-gamitin ng ganun. Same thing, pwede mo kontrolin yung saturation, pwede mo i-desaturate yan, pwede sobrang saturated, and then yung power also, intensity, pwede mo siyang hinaan, pwede rin sobrang lakas. Ganon. Pwede mo, yun yung HSI mode. So, apart from being it a bicolor, multicolor din siya. RGB nga, eh, no? Lahat parang marami kang options na kulay na gamitin gamit yung light sticks na to. So, yan. Usually ako, I go for, kapag dito, the teal and orange. Pero, yeah. Yan. Siguro yellow, green, kahit ano dyan. Depende sa mood kung ano yung gusto kong gamitin. Pero ay kasi parang ang galing lang yung idea na meron akong ganitong options gamit itong mga ilaw na to. And then, the third mode is yung scene. Ito naman yung, sabi ko nga sa inyo, ito yung mga lighting presets na meant for specific cinematic situations. Marami to, merong flash. Yan. Oh, teka, namatay na yung isa, no? Siguro nalobat na, hindi ko na na-charge, pero yeah, I hope that you're still getting the point, no? Yan yung flash. Meron siyang parang yung bilis, no? Ito yung slow, parang mabagal na flash lang siya. Yan, bagal ng interval. Ito yung normal, and then ito yung fast. Yan, ito yung fireworks. Ito yung kung gusto mong manood ng fireworks, yan, yung parang ini-emulate niya or sinisimulate niya kung ano yung kulay at look kapag nanonood ng fireworks ng isang tao. And then burst. Yan. Burst. Naka-fast pala ako. So, ito yung normal. And then blink. Parang punding bumbilya. Parang ganun. Ito, favorite ko to. Yan yung flame. Yan. Ito yung favorite ko yan kasi ang ganda ng effect eh. Para kang may bonfire o para kang may apoy somewhere. Gusto ko yan. Ito, personal favorite ko yung flame or bonfire. And then filming. Yung filming. And then TV. Ito naman yung kung gusto mong ipakita yung subject mo na parang nanonood ng TV pero wala ka naman talagang TV. Ito yun. Ito yun. Pag nilagay ko yan sa harapan ko, makikita mo na para ako nanonood ng TV talaga. Sobrang ganda. Dinemonstrate ko yun sa RB9. So, kung gusto nyo panoorin, nandun lang siya sa channel ko. And then, weld. And, marami pang iba. Like, curve 1, curve 2, curve 3, curve 4. CTC, parang inikot niya lang yung bicolor, yung warm tsaka cool na kulay. Alarm, okay din to. Yung parang meron kang siren somewhere. Parang ganun siya. Movie, rainbow, bar, birthday, fairy tale, grassland, surf, aurora, red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple. So yun, ganun siya kadami. Binilisan ko lang para di kayo mainip. Pero ganun yung, sorry, punta ako sa CCT. Ako sa, yan, sa ilaw lang na relax lang, yung 2500 Kelvin. Kung meron akong gustong i-improve, no, dito, hindi ko alam kung hindi ko lang alam or wala talagang way. Kung alam nyo, you can let me know in the comment section below. Sorry, namatay lang yung isang ilaw, no, hindi ko lang na-charge siguro. Pero kung pwede sana silang makontrol separately gamit yung app. Yun, kasi napansin nyo nga na, kung ano yung ginagawa ko sa isa, identical siya, nangyayari dun sa isa din. So, parang isang control lang for the two lights. Feeling ko, kung meron tatlong ilaw dito, kung meron tatlong K21 light sticks, makokontrol niya yun pare-pareho. Pare-pareho silang kulay. Pero, kung like for example, gusto ko, eto naka-teal, eto naka-orange, kailangan ko siyang imano-mano. Pwede naman, kaya lang mano-mano ko siyang kailangan kontrolin gamit yung buttons dun sa device itself. How I wish na merong way or kung alam nyo, pwede nyo akong turuan sa comment section na pwede silang makontrol separately gamit yung app. So, yeah. Sana may ganun.
But that's it for now, ladies and gentlemen. Again, no, alam ko na hindi ko na-cover everything. Alam ko mas marami pang pwedeng gamit itong ilaw na to. You can also let me know kung paano siya balak gamitin pag bumili kayo. But let's answer, sulit nga ba yung WeLight K21 RGB LED light stick? For 3,500 or for $69.99, sulit nga ba siya? For me, in my opinion, yes. Again, no, I'm coming from the fact na sobrang kailangan natin ng ilaw in making videos. As much as we need cameras and microphones, ganun din natin kakailangan yung ilaw. And for 3,500 para sa napakadaming bagay na pwedeng ibigay at pwedeng gawin ng WeLight K21, I'd say na sulit siya and sobrang magagamit siya ng mga content creators just like me and even cinematic filmmakers. How I wish lang, again, pwede silang makontrol separately gamit yung app and also sana meron silang mas mahabang version nitong K21. I don't know kung meron na, pero ito kasi pinadala nila and I don't think meron ng like K22 na mas mahaba or what. Pero kung mas mahaba, sana sila mas maganda. Other than that, ako sobrang natuwa ako and sobrang I find it very effective for my use cases as a content creator. Again, thank you WeLight for sending me these K21 RGB LED light sticks. Sobrang na-enhance niya yung quality ng videos ko, especially my talking head videos. I'm really excited to use this for my cinematic videos soon. Sana makagawa ko ng mga ganun. Gusto ko yung mga ganun gamit itong mga ilaw na to. But yeah, yun yung aking thoughts and opinions about the WeLight K21. By the way, hindi pala ito sponsored. Binadala nila sa akin to for free, pero hindi naman ako obliged na magsalita lang ng positive things about these light sticks. So there you go, folks. I am sure I wasn't able to cover everything, so let me know your thoughts in the comment section, or we can connect on Instagram or on Facebook. As I end, if you're getting value from this video, please do like and subscribe for more not super technical, but rather practical approach to gadgets and technologies. Until then, thank you for watching.